kayo na-introduce sa paghahabi ng tela? Yung start ko po, paano ako nag-hobby? Kasi po, nung ako po'y nag-asawa, that's 18 years old pa lang po ako noon, doon po sa bahay ng biyenan ko, meron kaming mga traditional handloom, tatlo. Wow! So, yung pag hindi po nakaupo yung biyenan ko, wala sila, ako naman po yung sumasagit. Ang sinasabi niya pong handloom, yun po yung gamit, no? Gamit po. Na nilalagyan ng sinulid. Yes. Pagkatapos po, doon kayo hahabi, doon po kayo. Hanggang ngayon po ito'y buhay pa rin. Opo. Kasi sinave ko po siya. Sinave ko po siya. Ang galing, napakahusay. Pero ito, sa mga hindi po nakakaalam, papaalam ko sa inyo. Dati hong guro itong si ma'am. Ma'am Mambubot. Kwento niyo po sa akin yung profession na yan. Ano po yung, gano'n ho kayo tatagal naging guro muna? Ako po ay naging guro. Pero before po ako naging guro, ako po ay humabi muna. Oh, talaga? Yes. Nauna talaga yung paghahabi? Kasi po, ako po ay walang trabaho nung nag-asawa. Okay, okay. So ito po yung naging source of income namin, mag-asawa. Kaya dagdag kita po talaga. Talaga naman? So that is 1976 to 1987 po, na ako po ay humahabi. Okay. Then, nagkaroon po ako ng chance na maging pinag-aral po ako ng aking asawa. Okay, very good, very good. Shoutout naman natin ang pangalan ng asawa. Alex Pelye po. Ayan, okay. Yun, tapos I love you. May magano, may mahabon. Oh, sige. Tapos po, napag-aral kayo. Opo, nakatapos po ako ng college sa... ngayon po, Cavite State University na siya. Yes. Dati po, Don Severino Agricultural College. Opo, 1983 to 1987. Pero during that time po, nung ako po ay napasok, patuloy pa rin po yung aking... Sinabay mo? Opo, nahabi din po ako kasi yung may handloom po na sa amin. Pati po hanggang maging guru na ako sa Tansa National Comprehensive High School, ay ako po ay... patuloy pa rin humahabi. Hindi po ako umi-stop. Kahit panggamit lang po namin. Ganyan talaga ang galing ng babae. At saka yung pamigay ko po sa mga gifts, sa mga kaibigan, may birthday. Yung mga ganyan, binibigay niyo po. Okay, ma'am, pero nahinturaw kayo sa inyong profesyon bilang guro. Yes, pwede niyo ho bang ikwento sa amin? Anong nangyari? Kasi po ako ay na-aksidente noong 2015 sa Baguio, sa Cannon Road. Then after po nung ako po ay sa accident na yon ay 1 month po ako sa... Hospital? PGH, opo. PGH po ako. Then, naputol po itong aking right arm. Kita nyo po. At ako po ay iron woman. Kasi ito po ay puro... Puro bakal ako. Tapos putol din po itong aking clavicle. Kaya po siya ay may bakal din. Pero hindi kayo tumigil eh. Hindi po ako tumitigil humabi. Ibang lakas ng isang nanay bumot eh. No, bakit hindi ho kayo tumigil? Bakit nagpatuloy kasi pa rin kayo? Kasi talaga naman pong kumikita. Yes po, okay. At saka naging libangan ko po talaga. Sa halip na ako'y malungkot. Yes. So, dito na focus yung aking sarili. Malilimutan ko na ako'y na-aksidente, na ako ay putulang kamay. Kasi yung mga customers namin dumadating ay sasabihin pa, ang ganda-ganda ng hobby niyo. Siyempre, nakakasaya po ng kalooban. Yun po nag-inspire na mabuti sa akin. Oo. Siyempre ho, alam naman natin na dahil sa nangyari po sa inyo, nahilapan ho ba kayong makabalik sa paghahabi? Ano ho muna ang ginawa niyong proseso para mabalikan niyo itong mahal na mahal niyong ginagawa? Nagkaroon po sa nabigyan po ng nag-grant po ang aming barangay ng from BUB, bottom up budgeting, from LGU. Opo. Tapos nagkaroon po ng association, nag-form kami ng Mahabang Kahoy Circa Weavers Association. At 'yun po ay noong July 6, 2016. Doon kayo nag-start. Physically, ma'am, kaya nyo pa rin na ibalik nyo kakaagad? Yes po. Galing naman ito. With the help of... Galing mo talaga. Kakabilin. Talagang ano po, ma'am, kailangan tayo ay always positive. Totoo, no? Yun po yung naging drive po ninyo. Oo.
Wag niyong isipin na buto lang kamay niyo, yes, or opo, kayo opo. Ay ang pangyayari sa buhay niyo eh masaklap. Yes po, opo. Ang pagsubok matindi. Opo. Pero ganun pa man po ay patuloy akong gumagalaw kasi yun ang naging isang paraan din para yung hindi na ako magpa-therapy. Kasi dati nagpapa-therapy ako eh. Okay. So, nakatulong po siya? Nakatulong siya sa akin, sa pag-weave ko. Uh-huh. Instead na mag-continue pa ako ng therapy, uh-huh, December, January. Na magbabayad din magbabayad mo kayo. 3 times a week, ma'am. Opo, magkano rin yun? Aba, ma'am, eh, 600 a week. Oh, eh, di ba? Eh, oh, laking bagay ng 600 para sa pamilya. Ha! Mga Connect 25, this is Love and Uber po. For more love, tulipet, and everything updates, just click the subscribe button and follow us on our Net 25 social media pages at Net 25 TV and Net 25 Entertainment Facebook. See ya. I love ya.